Mommy, what is happening? Aalis na po ba tayo sa bahay natin? This is not our house. Not anymore. Kaya sige na, get your things at tulungan nyo na si Mommy. Kids, please. Iwanan nyo muna kami ng Mommy nyo, ha? Ha? Okay? Noma! Hindi ko kayo bibigyan ni Daddy ng chance na ilayo na naman sa akin ang mga anak ko just so they can stay here with you. They stay here with me at hindi sila lalayo sa tabi ko. Hindi namin sila ilalayo sa'yo. I promise you that. Gusto lang kitang makausap dahil inamin na sa'kin ni Vincent kung ano ang totoo. Gusto ko lang na mabigyan mo ako ng pagkakataon para magkaroon tayo ng masinsina na pag-uusap dahil gusto ko mag-sorry sa'yo sa lahat ng masasakit kong sinabi at ginawa sa'yo, Lali. Mamsi, why are you saying sorry? What's happening? Sige na. Go out na. Go. Diego, doon na muna kayo ng sister mo sa labas. Sige na, iwan niyo muna kami ni Mamsi. Lali, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo bang gay ang anak ko? Yes, ma. Ito po ang totoong problema namin ni Vincent na itinago namin sa inyo. Nahuli ko siya noon. It's okay, ma. Don't be disappointed with your son. Mabait pa rin po siyang anak at asawa. Mabuti pa rin po siyang ama ng mga anak ko. I know. I should know. I brought him up well. Pero paano pag nalaman ito ni Armando? Hindi niya matatangga. This will break his heart. It's like it's breaking my heart now. Kamatay ito ni Vincent at ni Armando. Lord, I know you know what I am. And I don't have to apologize because you made me this way. And I love you more for that. Meron lang sana akong hilingin sa'yo, Lord. Make me strong, please. Just a bit stronger. Para naman hindi na ako magkamali ulit. Amen. Funny, cause kabisado ko pa rin yung number mo. Kaya alam kong ikaw yan. Bakit ka pa pala tumawag? Hello, Eric. Eric. Vincent? Alam na naman mo yung tungkol sa pagkatao ko. Eric, nag-out na ako sa kanya kanina.
Akala ko ang hirap gawin. But after telling her the truth, Eric, ang kaan-kaan ng pakiramdam ko. Alam ko, nagtataka ka ko. Of all people, bakit sa'yo ko ba ito sinasabi lahat? Lalo na ngayon, alam ko nag-move on ka na. Especially now, you're seeing someone else. Alam mo, Eric, ang sakit-sakit para sa akin. Pero hindi kita pipigilan na makipagkita sa kanya. Makipagrelasyon, kahit kanino mo mang gusto. Oh, Eric, how I wish that you could just be mine forever. How I wish. Pero I know that I can't have you eh. Hindi pa ngayon kasi wala pa naman ako may offer sa'yo eh. Wait, bakit ka pa tumawag? Para lang patunayan sa akin na talagang hindi mo kayang panindigan? Well, I really don't care. Hindi mo na ako masasaktan ulit, Vince. Oh, Eric, no. Please. Eric, huwag mo naman bigyan ng masamang kahulugan yung pagtawag ko sa'yo. Eric, I'm just calling you now para at least malaman mo na finally I'm doing something for myself. As noon, tanga-tanga ko na ngayon ko lang inamin kay Mama yung tungkol sa pagkatao ko. But Eric, I can't help but be glad na alam na niya. To be honest, hindi ko nga alam kung anong mangyayari next day. And I'm aware na may malaki akong commitment kay Lali sa mga anak namin na hindi ko sila pwedeng iwanan. Lalo na't mahina pa si Lali. Hindi pa niya kayang harapin yung mundo na mag-isa eh. You know, to be frank, ganun din ako. Eric, di ko pa kaya harapin yung mundo na mag-isa. I'm still learning. Kailangan pa namin nilali yung isa't isa. Kasi ang totoo, mahal mo siya. Baka naman hindi ka totoong gay. Baka you're just one of those men who just like having with men like me. Eric, no. Eric, that's not true, Eric. Alam ko kung sino ako kasi, Eric, mahal kita. Mahal kita, Eric. Mahal na mahal kita. Pero mahal ko rin ang asawa ko. Sa ibang paraan, pero pareho ko kayong mahal. Kaya pareho ko kayong gustong maging mabuti. Gusto ko maging maayos kayo pareho. How I wish. Nakain ang konsensya ko na iwanan yung pamilya ko, Eric. Pero hindi. Kailangan pa nila ako ngayon. Sa ngayon, gawin mo muna kung anong makakabuti sa'yo. At ako rin. Gagawin ko kung anong makakabuti sa akin. Sa pamilya ko. Just hoping one day, Eric, paghanda na kitang ipaglaban. May natitira pang pagmamahal dyan sa puso mo. Para sa akin. No, don't make me promise, Vince. Ayoko na. Pagod na ako maghintay. Yes, nandito ka sa puso ko. Malaking bahagi ka nito at kahit sino man walang makakapalit sa'yo. At tama ka din na meron pa akong espasyo na pwedeng ibigay sa iba. At alam mong kahit kailan, kapag ibinigay ko na yung espasyong yun, maaaring hindi mo na ako mabawi ulit. I just hope na maging okay ka na kayo ni Lali. Kayo ng pamilya mo. I will pray for you.
tinawag niya raw ako. Gusto niyo. Kayo. Hi, it's going to be okay. Ako pa rin po naman yung anak niyo eh. Still, I'm still Vincent. Ay, hindi ako masamang tao. Lali and I will look for someone who will help you. Po? Yes, Lali. Hindi ka aalis. Hindi mo iiwanan ang anak ko. Hindi mo kami iiwan. Tutulungan ko kayo. Aayusin natin ito at hindi na ito kailangan malaman pa ng daddy niyo. Itatago natin ito sa kanya. Hindi natin ito sasabihin para hindi na magkagulo. God knows. Alam nating lahat kung anong pwedeng magawa niya sa anak ko. Please, Lali. Please say yes. Huwag mong i-give up ang marriage niyo ni Vincent. Please, nakikipusap ako sa'yo. Ipaglaban mo ito. Nandito ako, tutulungan ko kayo. I wanted to say no. Knowing na yun ang hinihintay na sagot ng asawa ko. Pero hindi ko kaya. I don't want to lose hope for my family, for my kids. Knowing na baka nga kaya pang isalba sa tulong ni Mommy ang pagsasama namin ni Vincent. Thank you. Thank you, Lali. Thank you. Agad ang kinita mo. Ayaw mo ba yan? Alam mo, sir, na asawa mo, ha? Mabait ako, eh. Nakakasala kasi ako. Ay, nandito na po yung humihintay niyong bisita. Uy! Wait! Huwag muna kami ng beer at saka pulutan ni Pete, okay? Okay, ha? Sir. Okay, okay. Bukap. General, bagong bata ni Jose. And then... Magkakasala tayo kay Ellen yan. Ako, yan ang kinakausap ko pag nandito ako. Wala yan. Ay, nako. Kumusta, Bit? Ayos naman mo, sir. Ay, ano mo ito? Paggastos mo. Ha?
Thank you, sir. May patatrabaho sana ako sa'yo. Yung bang lintik na pole na yun ang bastos sa manugang ko. Naalala mo ba? Yung... Oh. Hindi pala kapit ni Lali. Ano ang gusto niyo gawin natin sa kanya? Mami? Go back to sleep. Sige na. Hindi na po ba tayo alis? No, hindi na. Alam kong masaya ka, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi na ulit mag-give up si Mami. Ipaglalaban pa rin ni Mami ang family natin. Her number. Thanks. But are you really sure that she's very qualified for this? Okay, good. I'll make an appointment tomorrow morning. Thanks, Bessie. I gotta go, huh? Good night. Where did you go? Han? Hindi ka man ba rin malasanay na pag umalis na lalaki sa bahay, huwag ka nang magtanong kung saan galing. Fine. Good night. Kumusta mag-isawa? Okay na, Armando. Nagkaliwanagan na kami. Inosente si Lali. Kilala ni Vincent, si Paul. And in fact, when that man tried kissing Lali, tinawagan ni Lali si Vincent to let him know. Of course, hindi natin agad nalaman yun because nagpadalos-dalos tayo. Pero anyway, hindi na rin naman nagkikita si Lali at yung lalaking yun. So, all is well. Buti naman kung ganun. Hindi ko napoproblemahin ang hayop na yun. Bahala ng Diyos sa kanya. Diyos na rin ang magparusa sa kanya. Pasensya na, bro. Napag-utusan lang. That's it. Mopsy, are you still mad at Mommy? No.
Your mommy and I are good na. So, sige na, dalian nyo na. Drink a lot of water, Diego. Ako na mag-ahatid sa kanila sa school, mami. No, Vincent. Ang dad mo na mag-ahatid. Kasi may church gathering kami ng mga ka-org ko doon. So, I need to ask Lali and Vincent a favor. Huh? Oh, ano magagawa ko? Ikaw ang batas dito, ha? Come on, come on, come on! Oh, tapos na kayo. Come on! Study well. Be good, Dad. Be good. Okay, one second. Come on, come on, come on! Bye, sweetie. See? Yung mga gamit nila. Bye! Bye po! Ano to, saan tayo pupunta? Hindi ba sabi ko sa'yo, tutulungan kita? Nakipag-appointment ako kay Dr. Desena. She is a doctor of psychology, graduate ng NYU. I'm sure matutulungan ka niya kung paano niya magagamot yung problema mo. I just found out about this doctora. And it's affecting his wife and their relationship. I understand. Ikaw, Vincent, what do you want? Ano gusto mo mangyari? Kaya niyo ho akong gamutin. During the 50s and the 60s, naniniwala ang mga psychologists na kayang gamutin ang homosexuality. So they conducted further studies and applied several therapies. Until naglabas ng consensus ang American Psychological Association na ang homosexuality ay positive and normal variation of human sexual orientation. So, kung normal po ito, ibig sabihin, hindi po ito mental illness. Hindi po ito sakit. So, anong magagamot sa'yo? Doktora, surely may iba pang factor kaya nagkaganito yung anak ko. What about genes? Genetic ba ito o environmental? I mean, kasi may isa pang gay dun sa pamilya ng asawa ko, yung pamangkin niya. Eh, when they were young, they would always play together. Hindi kaya dun nahawa ang anak ko? Kung nakakahawa po ito, bakit po kaya ng asawa ninyo ay straight pa rin? At kung posibleng ma-unlearn ang pagiging gay, bakit ang daming mga gay na nagdaan sa tinatawag nilang conversion therapy? Yes, hindi na sila sexually active sa same sex. Napipigilan at nakokontrol nila ang kanilang mga desire. Pero hindi pa rin nawawala ang attraction nila sa kapwa nilang lalaki. Wala po tayong mahanap na sagot o solusyon sa pagiging gay ni Vincent. Ang magagawa lang namin bilang psychologist ay ang matulungan ng anak ninyo sa pag-uunawa sa sarili niya nang maka-adjust siya bilang normal na tao. Opo, normal po ang inyong anak. Tinatrato lang siyang abnormal ng mga taong nasa paligid niya. Boss! 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 Para! Para! Boss! Ito yung bayad ko. Paabot na lang po. Salamat.
ayoko na. Pagod na ako maghintay. Yes, nandito ka sa puso ko. Kahit sino man, walang makakapalit sa'yo. At tama ka din na meron pa akong espasyo na pwedeng ibigay sa iba. At alam mong kahit kailan, kapag binigay ko na yung espasyong yun, maaaring hindi mo na ako mabawi ulit. Gaya ni Vincent at normal din ang nararamdaman niya para sa mga lalaking gaya niya. Nangangahulugan ba ito na dapat na nga akong bumitiw sa asawa ko? Excuse me po, Doktora. Pinapatawag po kayo ni Doktora Sanchez. Hi. Excuse me. Granted, natama nga yung sinabi ng psychologist na yan. May asawa ka na, Vincent. May mga anak na kayo ni Lali. Nakikita pa rin ba kayo ng Eric ngayon? Oo ba? Good. Huwag mo nang ulitin yung infidelity na yon. It's wrong. At saka huwag mong gawing excuse na porket gay ka, kaya mo nagawa yung mga nagawa mo. There is no excuse for cheating. Hindi muna tayo uuwi. Dadaan muna tayo sa church. Kakausapin natin si Father Legaspi. Hihingi tayo sa kanya ng guidance. Anong guidance, ma? Alam niyo ba kung ilang beses na ako pumunta sa simbahan para magdasal, para lang tumigo ako, ma, pero walang epekto hanggang ngayon. Walang epekto kasi nagpapadala ka sa tukso. Mabuti sana if you're single. Wala kang sinasaktang asawa. You're married now. Hindi kita hahayaang saktan mo ang iyong pamilya na in the first place ginusto mo at dinesisyonan mong mabuo. So be responsible and own up to your mistakes. My Lord, I'm so sorry pero galit ako dyan sa Eric na yan. Ano ginawa nun sa'yo? Ginayuma ka ba nun? Siya ba ang dahilan kung bakit ka naging ganito? Ma, walang kasalanan si Eric. Okay, bakla ako, mabakla ang anak nyo. Kaya ako siya minahal. Kaya hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Bakla ako, ma. You are such a brat. Hindi ka mo nang nahiya sa asawa mo. We are going to church now. Vincent! Saan ka pupunta? Vincent, come back! Vincent, please. Please, huwag mo muna kami iwan ng mami mo. Stay with me, please. Please. I need to go. Naguguluhan si mama. Ganun din ako. Magkaahoy lang kaming dalawa. Please. Vincent, come back here. Vincent! Salamat sa paghahatid. Tuwan-tuwa naman ako, of all people. Ikaw pang nakita ko kanina. Oo nga eh. Akalain mo ba naman yun? Well, sa theory of probability, very likely na makikita ko ang sino man sa halos 200 kakilala ko at that particular time, date, and place. Ang kataon, ikaw yun. Math instructor ka nga talaga. Gusto bang pumasok sa bahay? Care for anything? I get it. You're not yet ready. It's okay. Some other time. Salamat ulit.
You know what? Medyo nauuhaw ako eh. Pwede ba makainom muna ako ng tubig? Sure. Basa kayo, sir. Wala pang alas 5, ah. Wala na yung mga trabahador mo dito. Pinag-update ka na po sila. Kakabusin sa sege. Baka naman pwedeng pa-double shift natin mga trabahador mo. Kahit gabi para malis na may tayo itong bahay na to. Wala naman, sir. Kapis nyo ba madaliin? Madaling may tatayo itong bahay na to. So, babawasan mga problema ko. Okay, sir. The number you have reached is not in service at this time. Hindi ko pa rin po siya makontakt, ma. Malamang naka-off po ang cellphone ni Vincent. Uwi kaya siya? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Kung anong naging pagkukulang ko kay Vincent. May kinalaman kaya yung mga panahong laging nasa assignment si Armando at laging kasama ko si Vincent nung bata pa siya. Kaya naging ganun yung anak ko. Ma, ang sabi po ng psychologist, wala akong kinalaman yun sa pagiging gay ng isang tao. Sa mga naranasan at nalaman ko kay Vincent, mukhang ganun na ho talaga siya eh. Pinanganak na po siyang ganun. Pero ang alam ko, pwede pa rin niya yan makontrol kung talagang gugustuhin niya. Maayon din po ang gusto ko. Pero si Vincent lang po ang magde-decide noon, hindi ho tayo. Mas mabuti po siguro, huwag niyo na siyang awayin o pagalitan pa, ma. Dahil baka lalo lang siyang lumayo, eh. Tanggapin na lang po natin siya kung ano siya, ma. Dahil wala rin naman tayo magagawa, eh. Magawa na yung bahay. At least malalagay na sa ayos sila lalo yung mga bata. Mararaos ko na lang din yung pag-aaral niya. Kapag nakatapos na pag-aaral si Lali, at least alam kong makakatayo na siya mag-isa. Oh, teka, Vince. Ano ba point ng mga plano mo? Dave, alam na ng mama kung ano ako. Sinabi ko na sa kanya, Dave. And soon alam kong malalaman na rin ni Dad. Gusto ko lang ihanda yung sarili namin. Ihanda? Paano? Dave, pag malaman na ni Dad yung totoo, tuloy-tuloy na to eh. Alam mo, ayoko na labanan yung sarili kong pagkatao. Ayoko nang itago. Yes, Dave. I may not like myself now.
kalabanan. Gusto kong mahalin na yung sarili ko. You know, Vince, I really hope you're sure about this. So may bala ka rin palang eventually iwan si Ladi. Para rin kay Eric. Dave, for myself and for Lali. Look, I can't just keep pretending na kaya kong ibigay sa kanya yung mga kailangan niya, Dave. Lalo sexually. Dave, ayoko na rin siyang saktan eh. At alam ko, nasasaktan at masasaktan ko lang siya. And then what? Mabalikan mo si Eric. Dave, ba't palagi mo sinisingit si Eric sa usapan, ha? Vince, don't lie to me. I'm your friend. Oh, yes, okay? Yes, for Eric. Mahal ko siya, Dave. You have no idea how badly I want to see him, pero nagpipigil lang ako. Gusto ko ayusin muna yung sarili ko sa pamilya ko, eh. Look, Dave, I know you must hate me right now, but I know that this is the best decision for myself and for my family. Kung yun talaga magiging decision mo, Vince, wala na akong magagawa. Pero sana magiging masaya ka talaga. I just hope. I really hope na magiging worth it ang lahat ng gagawin mo. Mag-nap muna kayo bago kayo mag-play, ha? Mommy, can we watch movie later pag-uwi po ni Daddy? Okay, sige. Yes po, hey. Mommy. Please? Pag umuwi si Daddy. Kapag hindi, kasi baka may overnight work siya sa shop. So, tsaka na lang tayo aalis kapag available siya, ha? Okay po. Okay. Oh, ba't kanina mga mukha ninyo? Smile naman. Mommy will be happy kapag nakasmile kayo. Sige na. Yan. Oh, sige na. Nap na kayo. Sige po, Mommy. Hello? Lali. It's me. Thank you. Tubig lang yan, but you're welcome. Pasensya ka na. Hotcake lang kaya ko iluto sa'yo for merienda. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery eh. Okay lang. I love pancakes. Gusto mo tulungan kita? Ha? Sure. Ako na to. Thank you. Okay tong bahay mo, ha? May character. This house belongs to my ex. 2 years na siyang patay. 4 years kami nagsama, happily.
Until yun, na-aksidente siya. Hindi ko alam na ipinangalan niya sa akin itong house na to sa will niya. But unfortunately, may kaso pa to hanggang ngayon. Inilabang kasi ng kapatid niya. Mabuti naman na ipinaglaban. Sa'yo naman pala ipinamanay. Mahirap mag-maintain ng kaso. Mag-gastos ang abogado. To be honest, ayaw naman talaga ng guloy. Hinihintay ko lang magod ang loan ko. Bibili ako ng mas maliit na bahay for myself. I'm sorry. Gayto naman talaga ang buhay. Mainit na siguro to.